Ay, magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Ay, pasensya na kayo ha. Gabing-gabi na itong aming update. Although, kanina pa po ay nag-post na ang Manila Public Information Office sa aking page, no? Kung saan ang bakunahan bukas. But then again, let me update you on our situation with the rollout of the vaccine and all other things with regard to our daily activities, no? Mga kababayan, I hope those who are watching, please continue to stay so that you will makita po ninyo ano yung mga panawagan para maiwasan natin ang mga kalituhan. Oh, no? At kung mga kayo po ay nasa abroad, no, mga immigrants, OFW, mga taga Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, at Southern Luzon at Metro Manila. Tulungan niyo po kami na ibigay yung impormasyon sa ating mga kamag-anak na nandito sa Maynila. No? Ayan ang kailangan na. Para na kayo nakatulong sa gobyerno. No? Kasi po, ito yung tinatsaga talaga namin na mag-guide kayo properly at sumunod tayo sa mga panawagan at higit sa lahat, mga kababayan. Kahit po paulit-ulit naming pinapaalala ang mga requirements o halituntunin, eh wala rin siguro masama magbasa noong mga pinopost. No? Basahin natin ng maigi para hindi tayo magkakalituan. So tulungan nyo kami na ma-share yung impormasyon. But dahil ginabi po tayo, meron akong update sa inyo. Unang update ko, kakatapos lamang po ng meeting ng Metro Manila Mayors at IATF. No, kasama po natin si Secretary Vince Dizon, Secretary Duque, MMDA Chairman na Benhar Abalos, at yung 17 mayor at yung mga undersecretary ng DOH. Good news, no? Sa mga A4, opo, ay naaprubahan na po 'yan, pero makinig po tayo maigi, ano? Huwag tayo ma-excite, ha? Ako excited ako para sa inyo dahil gusto ko nang bakunahan ng A4. Okay, naaprubahan na po, na bababa na sa A4. Hihintayin lang natin yung alituntuning ipadadala sa atin by Friday. Oh, ano po ang darating sa Friday? Alituntunin. Oh, yun po, ah, guidelines. Oh, para synchronize yung vaccination sa A4. Okay? At yun naman ay papalaganap namin yung mga alituntunin na yun. No? Kasi may mga requirements yon na kailangan naming sundin dahil yon ay galing sa national government. No? So, good news, ha? Mga economic driver, nadinig na po kayo ng pamahalaan. Nadinig tayo ng pamahalaan. So, malapit na po kayo. Yan ang isa kaya kung bakit po tayo ginabi na ngayon. Ha? Malapit na po kayo. Now, mga kababayan, pagkatapos ko po ng report, kung meron kayong mga katanungan, ay pipilitin kong masagot ayon sa aking kaalaman at honest enough to tell you the real situation with regard to your question. Ha? Okay, now let me start with our COVID situation. Ay 130 po ang bagong infected ng mga kababayan natin. At paalala ko muli, ang COVID ay nakamamatay. Kaya mag-iingat kayo, may impeksyon pa sa ating lungsod, no? At patuloy pa rin ang impeksyon. Ang katunayan, ako po, sa po ng aking pamilya, ay nakikiramay sa 5 nating kababayan sa lungsod na nasawi dala ng impeksyon ng COVID-19. So mag-iingat mga kababayan, ha? Wear your mask, wash your hands, practice physical distancing. At sa kabilang banda, salamat sa Diyos, 200 po ang tiyak ng ligtas sa impeksyon ng COVID-19. Gumaling na po sila. I hope next time mag-iingat na kayo, 200, no, na huwag kayong ma-impeksyon. Alam ko ang hirap na inabot ninyo psychologically, emotionally, physically, and economically, no, ng impeksyon ng COVID-19. No. Ayan po ang ating impeksyon at gumaling at mga nasawi ngayong araw na ito.
115,940 naman po ang ating nabigyan ng libreng swab sa lungsod ng Maynila. Kung kailangan nyo ng swab testing, RT-PCR, welcome po kayo sa Maynila. Libre po ito. Wala na po kayong gagastusin. 41% naman po ang ating occupancy rate. Oh, ito po'y mahalaga. Ay, dapat ito nilalaman ninyo, no, na ito'y mahalaga sapagkat ito yung capacity natin. While we are building the Manila COVID-19 Field Hospital as we speak, no, pero magandang nag-iingat tayo. Iyon ay pagpapalakas lang ng pasilidad at kakayanan ng lokal na pamahalaan sa mga darating na buwan. What is important yung daily occupancy rate natin. 41%. Tumaas po yan, ha? Tumaas. At 17% naman po sa ating quarantine facility, ang ating occupancy rate. So, yan po ang ating COVID situation ngayong araw na ito. Sumunod, maraming salamat sa DPS, City Engineering Employees. Umabot na po sa 600,000 plus na nabigyan ng food security program ng city na food boxes. 787 at nasa District 6 na ang ating pagbibigay ng monthly na food boxes. Sa loob lamang ng 11 days, 600,000 plus po ang ating kahit pa paano sana naibsan namin ang inyong mga gastusin buwan-buwan, no? At happy birthday mga lolo't lola ko. 47,967 naman na ang nabigyan ng cake. Ay, meron lang po kung ito po ay pagpuna ng isang netizen, no? Na ikinagagalit yata niya na yung lola niya one week na natapos yung birthday, no, bago nabigyan ng cake. Upo, posible pong mangyari yun. Huwag po kayo nagtatampo. O, dahil yun naman ang purpose naman namin, mapasaya namin kayo. Kasi sagot niya ano yung kopeng cake na yan, nakalipas na yung birthday ng lola ko. Ha? Sinong kakain yan? Alam nyo mga kababayan. Ha? Ako sa buhay, ha? Sa buhay. Ito si-share ko yung pananaw ko sa buhay. Ako kahit anong biyaya ay pinagpapasalamat ko sa Diyos. Oo. Pero still, again, pipilitin natin magbuti. Mas maging epesyente pa. Na yung iba naman ay tumatama sa araw ng kanyang karawang. But para doon sa isang netizen na yun, hindi lang po ang lola nyo may birthday. Libo-libo po yan. Niraraos ko nga po, mapangiti ko lang ang mga lolo't lola ko, ang mga nanay tatay ko na senior citizen, dati pong wala yan. No, hindi po yan nag-exist for so many decades. Yun lamang po, no? Doon sa isang netizen na mukhang nagtampo siya dahil isang linggo na nakalipas. No, ang logic is maparamdaman lang namin, nakalipas ang birthday mo ng buwan na ito, o bago ka mag-birthday ng buwan na ito, o takdang araw ng buwan na ito, ay birthday mo, ay maalala ka man lamang ng pamahalang lungsod. Saka wag ko kayo mag-alala kung sino ka man. Ha? Masarap po yung cake. Oo. Pag ayaw nyo na po, marami pong walang makain, pwede po ninyong ibigay sa iba. No? Lalo na yung mga nakikita natin sa kalsada. O kung hindi nyo kursunada, dahil tapos na ang birthday, wala nang kakain, pwede po natin ibigay sa iba. Katulad ng mga ginagawa ng ibang tao, no, yung pantry, no, pwede nyong i-donate doon at makain at ma-enjoy ng iba. Eh ako po, basta po, be that as it may, pipilitin natin pa rin magbuti. Basta ang purpose ko, mahal ko kayo. Happy birthday. Ito ay alaala para sa aking mga lolo't lola. Yan po, ha? Doon sa isang netizen na yon, no? So, at 10,956 naman ang nabigyan na doon sa District 2 na mga naitama na mga data. 38,747,500 pesos out of 47,305. Yan. Tapos po, naghahanda na rin para sa District 3, 5 and 6. Malapit na po. Tapos, na-release na rin natin yung student allowance ng ating mga UDM students. 8,336. 16 million something . I-release po natin, so matatanggap na yon ng mga estudyante ng UDM 2,000 pesos kasi April and May
No? Tama ba ako, Julius? Yes, April and May, no? O, yun po. Tapos, yung K-12, o yung senior high, o, napirmahan ko na rin, yung madami. Oo, para 500 pesos monthly. Yung sa UDM, 2,000 ang matatanggap nila. At yung iba naman na napirmahan ko na, napapur-release, para naman doon sa mga senior high na 500 pesos. So, tuloy-tuloy. Inaabangan ko na lang po, I was told by PLM na next week ay darating na sa amin yung mga data at some of you will receive via ATM card and some of you will receive physically. Ay, ito yung tinira natin kahapon. Oo, yan. Ayan, masaya ako. So, mag-aral kayo maigi, ha, mga UDM students, ha. Oo, para at least kahit pa paano, makabawas man lang kami sa tustusin ninyo buwan-buwan. Libre na ako, Leo, may panchicha pa. Oh, yan naman yung bagong programa na simula nung maupo tayo ay naipangako ko sa inyo nung ako'y nangangampanya ay siya namang patuloy na natutupad. No? Ayan po, para sa mga PLM students at senior citizen at yung cake. Okay. Now, we'll go na. Meron ba silang tanong tungkol doon sa mga allowance or something? Julius? Ano po? Vaccination na. Nagtitingi lang po sila sa pabertigil po. Talaga? Na-appreciate nila? Yes po. And vaccination-related questions. Oo. Kasi yung isa medyo nagtampo yata at delayed ng 1 week yung naibigay ang cake niya. Hindi po masisira yan pag nilagay niyo sa rep. Saka masarap yan, matamis yan. Anyway, I call the attention of the one who's delivering it. Don't worry. Kahit isa lang yung nagre-reklamo, pipilitin pa rin natin maging efficient.